Good morning, everyone! Welcome back to my channel! So today, guys, tayo ay gagawa ng pickled bell peppers! So let's go! Unang-una, guys, ito na yung ating bell pepper na green, red, at saka yellow. Ayun. At saka, kailangan natin siyang linisin. Hugasan natin siya ng maraming beses para malinis yung ating mga bell pepper. So, ito nga palang ginamit ko dito na bell pepper ay isang California Wonder Bell Pepper. Yes. Kasi guys, I love California Wonder Bell Pepper. Kasi napaka-sweet. Napaka-meaty. Ayan, masarap ito guys. Kayang-kaya ko itong kainin kahit na hilaw siya na ganito lang. No? And then, lilinisin din natin yung ating pickling jar. Ayan. At saka dito naman guys, ay naglagay ako ng tubig na may kaunting vinegar. Kailangan natin siyang ilublob dito ng 10 to 20 minutes yung ating hinugasan na bell pepper para malinis na malinis yung ating bell pepper guys, no? Kailangan nating i-make sure na malinis talaga siya bago natin siya ipipickle, no? Ayan, as you can see, napaka-colorful, napaka-yummy, and napaka-fresh, at napaka-healthy ng ating bell pepper. Ayon. So, antay-antayin lang natin ng mga 10 to 20 minutes bago natin siya hiwain. Okay. And after 20 minutes, ta-da! Ito na yung ating California Wonder Bell Pepper. Okay, hiniwa ko na siya guys. Ayan, hinati ko na siya. At of course guys, aalisin natin itong seeds dito. Ayan yung buto sa gitna. No? We need to remove the seeds. Kasi hindi nga natin yan isasali sa ating pagpipickle. So guys, aalisin lang natin yung mga buto. At ngayon, eto na siya guys. Wala na yung kanyang mga buto. Ayan, naalis na din natin lahat. At pagkatapos naman nating alisin yung mga buto guys, ay mag-start na tayong mag-slice. Ayun. So, sa paghihiwa guys, pag-slice ng ating California Wonder Bell Pepper, depende sa inyo guys kung anong klaseng shape yung gusto ninyong mangyari dyan sa California Wonder Bell Pepper ninyo. No? Pwede nyo siyang gawing pabilog, pahaba, pa-square type, ayan, or kahit pa-hexagon pa, pwedeng-pwede yan. Pag yan ang gusto ninyo, sige, go, go, go! Hiwain lang natin sila, guys!
matapos nating hiwain yung ating mga bell pepper. Ayan, tikman ko lang muna dito, ha? Okay, natatakam talaga ako nito, guys. Kasi ang sarap nito kainin kahit hilaw, no? Kahit fresh, no? Ang sarap niya kasi mas, ano siya, crunchy, sweet, and meaty. Ayan. So, pagkatapos natin siyang hiwain, guys, haluin lang natin siya. Tignan niyo naman how colorful is this. Ang sarap-sarap. Okay, tatabi lang natin siya, guys. At pagkatapos nito ay ilagay natin yung ating jar dito, no? Yung ating pickling jar. At mag-a-add tayo ng chili. Ayun, yung ating spice. At mag-a-add din tayo ng ginger. Ayan, mag-a-add din tayo ng ginger, no? At saka yung garlic natin. But anyway, guys, you can add any spice na gusto ninyong i-add sa inyong pickling vegetables. Yung mga pickled vegetables ninyo, guys, no? At pagkatapos nating i-mix, ay ilagay lang natin siya dito sa ating pickling jar. Ayan. Ilalagay lang natin sa pickling jar, guys. At later ay i-add na natin yung ating brine. Ayan na, guys, tapos na nating ilagay lahat ng ating mga hiniwang bell pepper, pati na yung ating spice na isinali natin dito, guys, no? Ayan, super colorful and super yummy. Pagkatapos nito ay ready na nating ilagay yung ating pickling brine. Okay, ayan, ingat-ingat kasi mainit siya, guys. Ang ginawa ko nga pala dito, guys, ay 2 cups of vinegar, 1 cup of water, at saka 2 cups of sugar, at saka isang tablespoon of salt. Ayan. At saka, you can add any spice, no, sa brine ninyo. Pwede nyo lagyan ng yung whole grain of black pepper. At saka, kung ano-ano pa, no. Okay. So, guys, pagkatapos nito ay i-de-bubbling lang natin siya, no. Alisin natin yung mga hangin sa loob. I-fresh down natin yung ating mga hiniwa na bell pepper para ma-submerge siya sa ating brine. At kailangan nating mag-leave ng at least a half inch head space sa ating pickling jar para hindi umapaw yung ating brine, no? Para hindi siya matapon. I-ano lang natin siya na ma-submerge lahat sa ating brine para after, later on, no? Pagkatapos ng mga ilang araw ay masarap na yung ating pickled bell pepper, no? Kasi manunuot na sa ating pickled bell pepper yung kaniyang lasa ng ating brine, no? Yung gusto ko dito, guys, yung sa pickled vegetables, guys, is kinakain ko na siya after 3 to 4 days. Kasi nga, guys, manunuot na yan after 3 to 4 days yung lasa niya ng ating brine. At saka, para mag-slow down naman yung kanyang fermentation para hindi siya umasim kaagad-agad ay after 24 hours ay pwede na siyang ilagay sa inyong fridge. Okay, so here you go. Ito na yung ating California Wonder Bell Pepper pickled. Look at this, guys. It's so yummy and so healthy and very, very delicious. Okay, so ito na, guys, ito na yung ating California Wonder Bell Pepper pickle. Thank you for watching, and mega love shout out sa lahat ng aking mga subscriber.
At sa lahat ng aking mga members, thank you so much. Thank you so much. And mega mega love shout out to Team Chubanese at saka Team Chururu, Team TTG, at sa lahat-lahat ng solid supporters sa channel ko, guys. Thank you so much. Have a wonderful day, guys. Mwah.